Kapag tag-ulan, marami sa mga hayop ang kanya-kanya ng tago. Pero ibahin mo ang mga palaka dahil tag-ulan ang paborito nilang panahon. Aktibo ang mga palaka kapag tag-ulan. Dito na rin lumalabas ang kakaiba nilang mga mating behaviors. Para maka-attract ng mga kapareha, isang palaka ang sumisipol. Ang lakas-lakas ng boses niya, no? Pero ang lit-lit lang niya. So ito ang abangan nating sumipol. It's under that leaf lang, oh. Isa itong whistling wrinkled ground frog. Endemic o sa Pilipinas lang ito matatagpuan. Kaya nitong gumawa ng malakas na huni o tunog na parang ibon. Isang napakaliit na palaka pala siya na lumulobo-lobo yung leeg niya dahil doon siya kumukuha ng hangin to produce that sound. Definitely yung inyong footage ng whistling wrinkled frog, it's a form of advertisement call. Maaring itong male na ito, mga males lang kasi yung merong calls. Ito ay isang courtship signal ng mga lalaki to attract mga potential na mga female na mga mates. Siguro kasi laki lang ng hinliliit mo, ganun lang siya kaliit. Pero yung boses na ginagawa niya, akala mo isang malaking palaka ang humuhuni nito. Isang nakakatuwang behavior o pag-uugali ng palaka ang nakunan ng mga biologist na ngayon lang din namin nakita. Dalawang palaka ang nasa batuhan na parang nagpapakiramdaman. Maya-maya, itinaas ng isang palaka ang kanyang paa na parang kumakaway. Sila ang Palawan Rock Frog. Tinawag silang rock frog dahil sa batuhan sila madalas nakikita. Ang pagtaas ng paa ng lalaking rock frog ay paraan ng panliligaw sa babaeng rock frog. Hindi siya tumitigil para mapansin. Mas hinabaan pa niya ang pagtaas ng kanyang paa. Pero mukhang busted ang lalaking rock frog dahil biglang umalis ang babaeng rock frog. Porsigido ang manliligaw at hindi nawala ng pag-asa. Tuloy ang pagkaway niya sa babaeng palaka mula sa malayo. Sa wakas, sa hinaba-haba ng pagkaway, napansin na rin siya nito. Kung ang iba ay humuhuni, ang iba naman sumasagot sa huni. Ay, tumitingin, ano? Amazing itong mga frogs na ito, ano? First time ako maka-experience ng isang frog, wild frog, na lumalapit sa tao and they respond to my whistle. Tingnan na. Ano? Look at this, oh. Ayan, oh. Yun, oh. They respond to calls. Amazing. Yun, oh. Tumitingin sa atin yung dalawa. Oh my God, lumapit. Ito mo, umikot pa. Tag-ulan ang mating season kung saan lumalabas ang mga kakaibang mating behaviors ng mga palaka. Pero may mga klase ng mga palaka na hindi natin gugustuhin magparami. Galing ang tunog sa isang lalaking kalula pulkra, kilala bilang banded bullfrog o bubble frog. Ginagawa niya ito para magpapansin sa babaeng bubble frog. Sa araw na ito, hindi naman siya nabigo.
tagumpay ang kanyang misyon. May ibang tawag din dito sa frog na ito, no? Ang tawag nila is chubby frog. Ang ginagawa niya is ini-inflate niya yung lungs niya para lumaki siya. Isa pang ginagawa niya dito is pang-protection niya laban sa mga predators niya. Yung tinatawag na palakampaka, oh. Talagang pag ginawakan mo siya, lumulobo siya. Oh. Pero ang mga bubble frog, wala naman talaga dapat dito. Ang mga palakang ito kasi, mga invasive species o hindi natural na makikita sa Pilipinas. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam kung paano nakapasok ang mga dayuhang palakang ito sa Pilipinas. Sa lahat ng invasive species ng palaka na nasa Pilipinas, ang cane toad ng araw ang maituturing na pinaka makapaminsala. Pamigitan natin, ano? Oh! This is the Rhinella marina and ito yung nagiging problema natin kahit sa mga lugar na ito sa bundok. Itong toad na ito ang isa sa pinaka-invasive species. So pwede nilang kainin yung mga malilit na frogs at nagko-compete sila sa mga ibang inhabitants of this forest. This one have some sort of poison on their gland. Yun natin, ha? Poison gland nila. Hindi, no? Kita nyo? Malabas yung mga poison nila. Zero. Yung white na yan. That's her poison. So, if our pet dogs tries to chew on them, itong poison na yan ay toxic sa kanila. Kalat na ang mga cane toad sa Pilipinas. Katunayan, madalas silang unang sumasalubong sa amin sa mga kabundukan. Wow, ang laki dito. Sa butas na ito, dinala ako ni Romel. Ano, sabi niya, may malaking palaka. Pero nung nasilip ko, isa siyang invasive species ng palaka. Ito yung toad. So, inano natin ito, no? Kinukuha natin dahil isa siyang threat sa mga endemic species dito sa Mount Canloon. Dahil kahit dito sa bundok na ito ay inaabot na rin ng mga invasive species ng toad. Wow, ang laki! Grabe! Dudukutin ko, ha? Ah, God! Oh my God! Grabe, gapalad na itong toad na ito. Seeing a big one, mas malaki pa sa palad ko na nandun sa forest, it's very alarming. Pero look at this. Kahit na amputee na siya, nabubuhay pa rin siya. And it's causing also erosion dahil naghuhukay siya sa mga lupain na ito, no? Kaya pwedeng mag-landslide dahil sa kanila. Look at this. Siguro na sa mga 400 grams na itong palaka nito. Ang cane toad ay isa siya sa mga very potent na invasive alien species. Ito ay talagang native sa Central and sa South America. Yung nakita ninyo na cane toad sa loob ng kagubatan ay isang indikasyon na slowly they are penetrating na itong mga native habitats natin, like for example forests. Delikado ito sa mga native fauna dahil pwede kasi silang, for example, kainin itong mga ito. Pag may nakikita ka pang mga frogs dyan, ang ibig sabihin, maganda pa yung environment. Wala pang mga pollutants kasi yung balat ng palaka, it absorbs any types of toxins. Kung may mga mercury ba dyan, mga heavy metals, yung mga fertilizer. Once makontaminate yung area, sila yung unang-unang mamatay. Kadalasan, inaayawan ang tag-ulan. Pero sa ilang mga buhay ilang, ito ay biyaya dahil pagkakataon ito para magparami ang lahi nila.